alarma ngayon. Ito dito pa. Kung wala ito, hindi gagawin para dito, sa kutsi na to, we consider ourselves as dead. Let's go! Joshnosebest here and welcome back to my YouTube channel for today's video, guys. Makikita natin kung ano yung meron dito sa makina, ano ba yung mga anditong makinarya. Pero bago sa lahat, kasi taga-kubierta tayo, syempre wala tayong alam sa kung ano yung mga meron dito. Actually, meron lang tayong kaunting alam, pero hindi lahat. So ngayon, may mga guest tayo, guys, na tutulong sa atin sa pag-explain ng mga makikita natin dito sa engine room. Ayan. Unang-una, tawagin na natin ang ating mga guest, si Paring Joseph. Palakpakan! Ayan! Next, ang ating agent ka din, si Paring Cal. Palakpakan! Palakpakan! Okay, at ang ating pangmalakasan na officer, guys, isa sa pinaka-the best ng officer dito sa amin, guys. Walang iba kundi ang ating first engineer. Joseph din po yung pangalan ni Sir. Ayan, yes. Palakpakan! Ayan, so shoutout sa mga kasipo at sa kasama ni Sir. Ayan, guys, so sila yung mga kasama natin sa vlog natin ngayon. Siyempre, marami tayong matututunan ngayong araw sa ating vlog. So, huwag kayong aalis dyan. Okay, so ano pang hinihintay natin, guys? Simulan na natin ang tour na to. Let's go! Bago natin simulan, ang engine room namin ay may apat na decks. At magsisimula tayo sa taas, papuntang baba. For our first stop, engine control room. This is the main switchboard. It is the main power distribution center of the ship. At ito naman ang engine control console. Alarma ngayon, ngayon lahat ang bulak. Kapag monitoring ka, mag-monitor ka. Yung main role niya is to continue and monitor the main and auxiliary engines and their related equipment. It is also equipped with devices which allow for telephone conversation, remote monitoring of alarms, alerting the crew in the event of an emergency. At marami pang ibang functions which are necessary for safe and smooth navigation. Kung yung kailangan natin i-adjust yung temperature, pressure, dito natin makikita lahat yan. Lahat ng machinery natin ba, nandito lahat yung kanyang mga parameters. Although meron din sila mga parameters doon, dito yung digital natin makikita. Dito sa baba, real-time din natin makikita, dito real-time din natin makikita. Galing, di ba? Next, boiler. Itong boiler natin, kung tatawag, dito ang pinakamalaking takure sa barko. Ang laman niyan ay 11 tons ng tubig. Makukuluin yan, ang magiging steam yan, yung heating niya, yan ang magpapainit ng steam dito sa pinapainit niya yung fuel natin bago i-fill sa bucket area. So, pag sinabing boiler, nagpapakulo. So, yung pinaka-the best na pag-describe, takore. Ayan, galing from our first engineer. Ayan! Ito naman ay incinerator. It is an important machinery on board which reduces the cost of waste disposal for ships. Ginagamit siya sa pagsunog ng solid and liquid waste produced on ships during normal operations and is also important for reducing overall waste from ships. Next, air compressor. Air compressor, main air compressor, dalawa to, number 1 sa number 2. Siya yung magbibigay ng hangin doon sa tangki na makikita natin sa likod. Yung tangki na yan, puno ng hangin na magpapaandar ng main engine. Kasi hindi kaya yon ng battery. Marami tayong method sa starting. 1 is battery, battery starting. 2, hand crank starting. 3 is auxiliary starting. At saka, ang pinakamalakas ito ang air starting. Ang pressure nito is 24 kilograms per square centimeter. Kaya niyang sipain yung main engine. Okay na. Kaya magpa-start. Ganun yan siya. Kung sa kotse mo or sa mga land vehicle na mga automotive or pinapa-start yan ng battery, ang barko pinapa-start ng hangin galing sa tangki na yan. Grabe, ang galing. Ang dami kong natutunan dito, guys, sa engine room. Ayan, parang lilipat na talaga ako dito sa engine department. Next natin ay itong sewage treatment plant. Ito yung sewage treatment plant natin. Lahat ng mga beta at CR sa institusyon,
mabagsak lahat sila lahat ng wheels dito upang matreated. Kasi hindi natin pwedeng i-overboard yung ating mga dumi o sewage. Kasi nasa rules yan ng annex. Bali may dalawang compartment to. Ito yung para magsala or makapaglinis ng sewage natin para friendly na siya sa environment pag nilabas sa barko. So yung lumalabas mula sa overboard natin, hindi na yun yung... treated na yun. O, treated na. So parang tubig yung itsura niya. Parang ganun na siya. Dito rin makikita ang emergency steering gear. As the name suggests, this system is used during the failure of the main steering system of the ship. Ngayon, bumaba na tayo sa second level ng aming engine room. Unahin na natin tong diesel generator. Diesel generator, yung main na nagpo-produce ng ating electrical power sa barko. Kung wala ito, hindi mo mapapatakbo yung mga pumps, cooling, ganyan. Kaya kung sinasabi nilang puso ng barko yung yung diesel generator. Kasi siya yung nagbibigay ng power sa lahat ng machineries sa barko. Ito din sa mga sa deck, yung mga mooring winch at mga windlass nila doon. Ayan, so maraming salamat dahil sa pag-explain mo ng ating diesel generator. Ngayon naman, nilipot na tayo sa ibang equipment dito sa engine room. Pagod na kami, pero lalaban tayo. Let's go! Ito naman ang hydrofoil tank. It is filled with 70% water and the rest with air. This equipment is used to maintain the water pressure provided to the multiple areas of the vessel at distinct heights in order to keep the continuous water pressure in all lines and on all vessel floors. Next, heat exchanger. Ang heat exchanger, kung sa lupa pa, yan ang regitor sa sasakyan mo. Regitor natin dito sa barko ito, kinatawag na heat exchanger. Kung siya yung mag-exchange ng heating, cooling. Kinatawag ito is open and closed type cooling system. Itong parte na dito, yon ang heat exchanger ng jacket cooling sa engine. Ito naman, sa kabila, yung malaki, yan ang heat exchanger ng lube oil. So, dalawang system ang dumadaloy dito. Seawater at saka freshwater. Ang freshwater, pinalalamig ng seawater. Gaya din doon. Iinit yung lube oil, palalamigin ng seawater. Okay. Ang galing ng mga function na kakabilit. Next natin na itong purifier. Bali, meron tayong apat na set ng purifier. Meron tayong pang LO, tapos pa heavy fuel oil. And guys, storage tank natin, hindi naman siya pure na magandang kasi ng fuel. So kailangan natin siya i-purify. I-purify, tanggalin na yung mga impurities, mga waste niya. Kaya tayo nag-aano waste oil. Kasi ini-separate na purifiers natin. Kasama na yung tubig, kasi kailangan ang papasok sa main engine natin ay pure na fuel na paganda para sa kanya. Ganun din sa lube oil natin. So, from storage tank, pupunta niya sa purifier, dadali niya sa setting tank. Sa setting tank, doon yung magiging holding niya para i-fade sa main engine natin at sa generator. Yun lang. Yun lang yung pinaka main purpose niya. Ang galing! Ang galing! Ang galing ma-explain. Pero guys, ito pala yung sa likod nito, dito banda. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan yung dito, tangke pala to guys. Ayan, mga tangke pala dyan. Ngayon, alamin naman natin ang freshwater generator. Yung sa freshwater, papasok sa dito sa evaporator. Tapos, mapupunta siya dito sa condenser. Itong condenser na to, may dumadaloy din dyan na si water. Yung cooling niya. Yung steam na yan, yung produce ng evaporator, naging steam. Ika-condense siya dito, magiging tubig siya. Ngayon, yung seawater mo, naging freshwater na siya. Ayan, ngayon, tatanungin naman natin si first engineer kung may additional siya sa freshwater generator na ito. Sir, first engineer, paso! Alam mo ba, itong equipment na to, sino naka-discovery nito? Sino, sir? Or, anong bansa? Bansang Israel. Ang gamit ng bansang Israel ngayon ay freshwater generator na. Ihigupin nila nung dagat sa Mediterranean, i-process nila ng ganitong equipment. Yun ang ginagamit ngayon. Kaya yung bansang Israel hindi na nag-ano ng tubig ngayon, hindi na naghihirap.
kaya nilang supplyan yung bidulis. Oh. Billions, millions of liters ma-produce nila sa equipment na to. Hindi lang ganito kalaki. Kumbaga planta na. Kung sa baga sa ating equipment lang, sa kanila planta na. Ang galing! Ayan, sumay natutunan natin. Maraming salamat, sir! Next natin ay itong engine workshop. Dito nakalagay yung ibang may equipment and tools na ginagamit nila for ship's maintenance. Ngayon, alamin naman natin ang the main attraction dito sa engine room. The main engine. Main engine, siyempre, ito yung pinaka-main na papatakbo sa barko. Kung wala ito, hindi gagalaw yung barko. Ngayon, nasa top part tayo ng ating makina. Which is, nandito yung exhaust valve. Bali, yung main engine ay may tatlong level. Aga. Yeah, may tatlong level. So, yung dito sa pinakataas, ito yung, dito yung, makikita mo yung exhaust valve. Exhaust valve. Ayan, dito pala nakikita yung exhaust valve. In the middle part of the main engine, makikita natin itong mga alpha lubricators. Their purpose is to lubricate main engine cylinders. Dito sa middle level ng ating main engine, makikita mo dito yung engine side operation control. Bali kung hindi siya pwedeng i-maneuver dun sa control room, dito siya sa engine side natin. At finally, andito na tayo sa pinakababa ng aming engine room. Dito makikita ang main ballast pump. Ngayon, alamin natin kung ano ang purpose nito. Bali, ito yung main ballast pump natin. Ito bali yung nalagay ng mga tubig, ng mga ballast pump natin. At ito rin yung nag-provide ng stability ng barko. Kumbaga, ito yung magiging main source galing sa seawater. Ito ang hihigop ng seawater natin papunta sa mga ballast tank sensor sa labas sa kubyerta. Pero meron tayong dalawang klase na ballast pump dito. Ito yung main at saka yung maliliit na bomba natin. Kasi hindi naman sa all the time, kailangan malaking gagamitin natin. Pwede rin tayong gumamit ng maliit. Pwede rin siya mag-suction ng mga tubig galing sa tank eh. Then pag kailangan natin mag-suction ng tubig, main ballast pump at ito. Maliliit na bomba ang gamit natin. Next is this oily water separator. As the name suggests, oily water separator is a piece of machinery that separates oil from water. It is necessary aboard vessels to prevent the discharge of oil overboard, mainly when pumping bilges. And this is the crankcase doors. The crankcase is the central component in the engine. It houses the entire crank mechanism, including pistons, cylinders, and connecting rods. Nandito tayo sa tail shaft, intermediate shaft ng barko. Ito yung sa flywheel side. Itong shaft na makikita natin, ito yung tinatawag ng propeller shaft. Ito yung doon sa likod, sa shaft, sa propeller. Sa pinaang likod niyan, yung portion na yun, likod doon ay propeller na. Yung blade na nasa likod, dagat na yan. Dito sa portion na ito, ang level ng tubig o level ng seawater, wala sa pinatatayuan natin yung infill. So, pag lubog na tayo, pinatayuan na tayo, lubog tayo, makikita yung infill. So, so, makinista, engineers, retakes, or kahit sino, dito, sa function na to, we consider ourselves as dead. Patay na tayo. Kung baga, yan ang buhay natin dito. Kaya nakakabinig naman talaga yung mga seaman talaga, sir. Alright guys, so yun lang yung ating engine tour. So hindi siya talaga matatawag na engine fit tour. Ayan, pero maraming salamat sa mga nanood hanggang dito, hanggang sa dulo ng ating vlog. Maraming salamat. So sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating vlog. Again, nagpapasalamat ako sa ating official na sumama, si First Engineer Joseph. Ayan, maraming salamat sir sa pag-explain. Tsaka sa ating engine boy na si Joseph Ren. Ayan, maraming salamat. At syempre, ang natira
sa ating vlog ngayon na hanggang dulo andito pa rin ay si paring Kyle, the best engine cadet in the world. Ayan, so maraming salamat Kyle at natulungan mo kami sa vlog namin. Kyle, baka may gusto kang sabihin sa mga viewers natin na gustong pasubin ang buhay pagbabarko. Ayan, mapapayo ko lang sa mga kadete, laban lang. Kayo, tayo ay ano, tayo ay magrarang captain pagdating ng panahon. Yes. No. Siyempre, magsimula tayo sa pinakababa at unti-unti yan, tataas din tayo. Yes. Tama, in God's time, di ba? God's time. Ayan, so maraming salamat talaga Kyle sa words of wisdom mo na yan. Ayan, sana ayaw. Huwag kayong mawala ng pag-asa guys sa pag-abot ng inyong pangarap. Again guys, maraming salamat sa panonood nyo. This is again Joshnosebest na nagsasabing mag-ingat kayo lahat. God bless us all. At mahal kayo ni Lord. Paalam guys and see you on my next vlog!